official na nga nag-anunsyo ang kampo ni Kai Sotto na eligible na ang ating pambato sa darating na 2022 NBA draft. Matagal din ang naging proseso at madaming challenges ang dumaan sa kanya, pero ito na nga at susubukan niya makipagsapalaran sa NBA. Itong 2022 NBA draftees na batch ay ang may pinakamaraming polish big man, sabi ng mga iba. Marami kasing big man na makakasabayan si Kai Sotto at aminin man natin o hindi, mas madami experience or skill sets ang mga ito kaysa kay Kai Sotto. Pero sinabi naman ni Coach CJ Burton ng Adelaide 36ers na sigurado siyang madadraft itong si Kai Sotto at ini-scout na nga siya. Pero bago yan mga kabibol, please subscribe to our channel Unique Basketball, pasama na rin ang notification bell para wala kayong malagpasan ng mga videos namin. Confident at masayang sinabi ni Coach CJ Burton na makakapaglaro talaga si Kai Sotto sa NBA dahil ayun naman talaga ang pinaplano nila para kay Kai Sotto. Sigurado siyang darating nga ang panahon na siya daw ang magiging first homegrown Filipino NBA player. May mga scouts nga din daw nang tatanong sa kanya kung ano nga ba ang kayang gawin ni Kai Sotto sa court at confident niyang sinabi na makakapaglaro itong si Kai Sotto sa NBA ng maayos. Ang official listed height ni Kai Sotto sa NBA draft is 7'2". Sinabi nga sa isang interview na ang goal ni Kai Sotto ay maging isang NBA All-Star at maging best Asian player para may representa ang Pilipinas sa NBA. Dagdag pa niya na 5 years from now ay makakamit niya nga ang kanyang goals. Yun nga maging isang All-Star player at maging best Asian player. Kahit ano naman na mangyari at desisyon ni Kai Sotto ay supportado natin siya, hindi ba? Pero huwag tayong mag-expect ha na mapasama siya sa top 5 picks or top 10 picks na darating na NBA draft dahil mga bigatin nga ang mga kasabayan niya. Nandiyan nga mga big man na gaya ni Jabari Smith, Chet Holmgren at Paolo Banchero. Ilan lang yan sa mga bigating big man na pinag-aagawan ng mga team sa darating na NBA draft. Asahan na lang natin na sana ang team na makukuha kay Sotto ay mabigyan siya ng time para ma-develop. Dahil ayon nga sa mga scout reports, hindi siya ganoon ka-agile gaya ng ibang big man sa draftees. Kailangan din niyang palakasin ang kanyang core and lower body. Ang advantage naman daw niya ay ang kanyang height, shooting at passing ability. Medyo mahihirapan nga ito mag-adjust sa NBA. Pero sabi nga niya, 5 years from now, kung mag-develop siya ng tama, tingin ko ay siya na nga ang best Asian player sa NBA. So, ayun lang mga kabibol. Kayo, tingin nyo ba, ito na ang tamang panahon para magpa-draft si Kai Sotto at kung madraft man siya, saan team siya gustong makita? Please comment it down below. So once again, this is Unique Basketball and see you on our next videos. Peace!